sa channel sa usapan natin ang naganap o ang naganap na Black Pen Friday sa Star Magic. Yes. Good afternoon, good morning. Magandang buhay sa lahat ng unbearable namin dito sa Unbearable Channel. Ako pong yung likod, Papa Unbearable, Ambet Nabus. Yun na nga, last Friday nga po, June 18, eh talagang pinatunayan ng Star Magic sa pangunguna ngayon ng kanilang bagong head na si Kumparing Direk Laurenti Jogi. Dahil ang daming pumirma ng mga bagong artista at lumang artista sa inabot yata ng 40 new Star Magic artist ang nag-renew at pumirma ng kontrata under Star Magic para sa taong 2021. At ilan nga sa malalaking artista na dyan, sina John Arcilia, Sandino Martin, si Mark Solis, si Angeline Quinto, at marami pang iba pala, yung mga baguhan na gustong magtiwala at pagtiwalaan ng Star Magic. Ito nga yung pag-uusapan natin kasi, di ba, after nga po mawala ng prangkisa ang network namin, namin daw, ako technically na sa ABS pa rin ako, no? Legally, may issue pa. Legally, may issue pa kasi hindi ko pa pinipirmahan yung separation. Ganon. So anyway, mamaya, ibang issue yun. Baka sabi nila na may personal tayo. So anyway, ano ba yun? Since nawala nga po ng prangkisa at nagkaroon lang ng Sasa Free Channel, naging tinawag po, walang ABS-CBN, kundi tinawag na Kapamilya Channel, ang BZMM Teleradio, ginawa na lang Teleradio kasi nga walang franchise eh. So, nag-ooperate sa visa ng ano nga ba? Nag-ooperate sa visa ng ano, Free Channel. Diba? Although, para wala rin namang pinagbago. Wala ka lang doon sa mainstream, hindi mo lang tinatawag na ABS-CBN. Pero tatak ABS-CBN naman yung napapanood mo na nakipag-collab pa nga yung ibang show sa TV5, kagaya ng ASAP. Ano pa ba napapanood sa TV5? May pa ba bang shows ang ABS na napapanood sa TV5? Yung mga prime time, ano? Yung mga panggabi, yung mga probinsyano, at anyway. So anyway, cut the story short, because of that, na-alarma, siguro, syempre, business yan eh. First and foremost, business naman talaga yung pag-handle at pag-manage ng mga talents, ng mga artist, na-alarma in a way kasi, di ba, nung pumasok sa eksena yung TV5, sina Direk Johnny Manahan nagkaroon ng show doon, tapos hanggang nawala, lumipat. Tapos ngayon, sa picture, ang maingay na pinag-uusapan yung GMA 7 kasi nagpahayag na ng interest si John Lloyd Cruz, gagawa na ng proyekto dahil nininong daw ni Papay Willie Revillame, si Pok Wang, nandun doon na rin, pumirma na ng kontrata with GMA, si Beauty Gonzalez, nauna na doon si Richard Yap. And ito na nga, napapabalita, si Napiolo Pascual, Baya Alonzo, marami pang iba na mga dating mga matatatag sa ABS-CBN na sinasabing mapupunta na sa Kapuso Network. Sa kabilang banda, hindi man nagpatinag itong ABS through Star Magic kasi eto nga, as we said, earlier na may mga bagong artista sila at mga lumang artista. Si John Arcilia, nagulat nga ako eh. After all these years pala, wala pa palang masasabing isang mother network siyang kinabibilangan kasi first time niya ngang nag-sign ng contract na may mga ngalaga sa kanya at pinagkaloob niya yun sa ABS-CBN. Samantalang kung tutuusin mo, ito, huwag ikararamdam ng kasasama ng loob ni John Arcilia eh. Nung mga time na nilalabi siya nung mga humahawak sa kanya or nagmamanage yung per project, naipresinta siya noon sa ABS-CBN sa ang probinsyano dahil sa napaka-impressive niyang pagganap doon sa Encantadia. O, yun ang chika doon eh. Nung kontra-kontrabida siya doon, kaya nga, di ba, nagpang-abot, tinapos muna niya yun pero bago siya lumipat sa ABS. Tapos ngayon, isa sa ngayon sa mga longest mga longest staying talents ng ang probinsyano kasi hanggang ngayon buhay na buhay pa rin yung karakter niya at kumikita siya ng limpak-limpak, no? So anyway, ginagawa natin halimbawa yan kasi ganun lang naman yun eh, kay character actor ka, although
hindi natin ma-question yung naging desisyon ni Gen Arcilla kasi may mga iba rin namang mga veteran, hindi naman siguro magagalit siya pag kinawag natin siyang, i-classify natin siyang veteran actor kasi hindi naman siya young actor na ano. So, veteran or character actors. Kasi maraming ganun eh. Mas marami kasing trabaho yung mga character actors na nakakatawid. Alam mo yon, pupunta dito sa kabila, lilipat sa kabila. Kaya sa kanila, freelance. Eh, itong si Gen Arcilla, nagpirma na kontrata, hindi natin alam kung makakalabas ba siya sa GMA 7 because of that. Dahil aminin naman natin, malaki rin naman ang naitulong sa kanya ng GMA 7 Network sa magagandang proyektong ibinigay sa kanya na in fairness naman talagang talented at ang husay-husay niya. And then another case is Angeline Quinto. Sa pagkakaalam ng Unbearable Channel, si Angeline Quinto ay dating, although produkto siya ng isang reality search, singing reality search sa ABS, ano tawag dito? Si Angeline ay pumirma ng kontrata sa Cornerstone, kung hindi ako nagkakamali ha, yung kina Erickson Raymundo, yung kina Eric Santos, Kyla Jai, etc., etc. Pero ngayon, under Star Magic na siya. Sabi niya kasi, sa Star Magic, although produkto din siya ng isang programa sa ABS-CBN, ang dati niyang talent, o ang dati niyang squadra, ang tawag natin doon, stable, ang dati niyang kwadra nga, oo. Nakakatawa ka, Abel. Ay siguro naghahanap siya ng something new dahil sabi naman niya, ayaw niyang ilimita ang sarili niya sa pagkanta lang kahit gusto niyang maging artista. And first, magaling umarte si Angge, ha? So, kaya siguro siya pumerma din sa Star Magic kasi gusto nga rin niyang magkaroon ng mga projects beyond singing. Although before, meron naman eh. Gumagawa naman na siya ng mga movies, teleserye. Ngayon na may teleserye siya eh. Kaya na siguro baka gusto niya mas maging active. Anyway, sino-sino pa ba? Yun lang. Kasi si Beauty Gonzalez lumipat na sa Channel 7. Alam naman natin si Beauty, alagang-alaga din niya sa ABS. Diba? Ang dami. Nagbibida talaga din yan. Hindi natin alam kung ano ngayon ang mga pwede namang ibigay sa kanya ng GMA Network. Sabi nga ni Nay Lolit Solis, ewan ko kung totoong si nanay ang nagsabi no na sa paglipat daw ni Beauty Gonzalez sa GMA 7, sigurado daw na mawawala ang kasikatan nito. Kasikatan nito! Gusto ko talaga magtanong. Sikat na si Beauty Gonzalez. Ganyan lang naman yun. Pero ako, magandang movie itong ginawa. 40 artists, new artists under Star Magic. May mga iba pa yan na nag-renew. Na susugalan nila ngayon ang mga new talents, ang mga new artists, na unang-una, ito yon, unang-unang factor dyan is, syempre, sila ang mag-build up, sila ang huhubog, sila ang mag-train, mga bago yan. Ibig sabihin, hindi pa ma-presyo yan. Hindi pa nag-demand or nagko-command ng talent fee nila yan. Kung ano sabihin sa kanila Star Magic, o ito ang budget mo per project, o ito ang budget mo per contract, per exposure, wala silang choice. Diba kasi wapa sila ano eh, wapa sila napapatunaya, wapa ningning ang mga names nila, Chos. And then pangalawa, yung investment dahil nga sa nangyaring problema, napakalaking problema sa ABS-CBN Network. Talagang halos, diba ang daming nawala ng trabaho, isa lang ako doon. So hindi pwedeng magpa-jujay o magpa-siklab o magpa-andar ang ABS na kaya namin magbayad ng milyones. Kaya namin magbayad ng ganito. Kasi ang daming empleyadong nawala ng trabaho, no? Wala ng trabaho na hindi na kayang paswaldo, no? Ganun lang yan. So, mas makakatipid sila. Yung investment nila, mas madali nilang maririku o maibabalik sa kanila kung ano man yung ilabas nila, yung ROI, kumbaga, maganda. Kung mapapasikat nila yung talent. Pangalawa ay pangatlo. Dahil mga newcomers ito, di ba, Don Parillas, kaya pa nila itong rendahan. Rendahan meaning, yung ba, kasi pag aminin natin, sa tinagal-tagal ko sa industriyang ito, Dunita, Kuday, pag isang talent dyan, isang artist dyan, nagkaroon lang ng pangalan, sumikat lang, or naging top rating lang yung show na ginawa niyo, or inilunsad sa kanya, Kuday, biglang chok, nalulunod, sabi nga ni Christopher Min, ni Nanay Lolit, ni Namanay Ethel, sabi nila, nalulod na sa isang basong tubig. O yung iba naman, nagiging feeling nila, big star na sila, nang iisnam na sila ng mga veteran stars, etc.
Diba? So, dahil dito, mga bagets pa yan, kaya silang rendahan, kaya silang, alam mo yon, gawing baby ng Star Magic. At saka yun nga, kaya pagtipirin lahat. Pero, at again, nakadepende yan sa mga magagawa. Kasi, ang Star Magic naman, hindi naman lahat ng mga artists na nagpamanage sa kanila o naging under nila ay talagang natawag na big star, superstar, sumikat, nagkaroon ng pangalan. Hindi naman lahat. Diba? Marami rin namang mga putyo-putyo rin. Pero kasi nga, nasasala. Yun yun. Nagiging putyo-putyo. Kasi na, biglang nasa-separate yung magagaling, mauhusay dun sa mga mediocre. Dun sa mga, alam mo yun, mga gusto lang ma-expose sa TV. Mga ganon. Kaya well, sa mga baguhan na pumirma sa Star Magic, nag-iintay ng mga proyekto nila sa iba't ibang platform ng Kapamilya Channel, good luck po sa inyo. At doon naman sa mga dati na nagtiwala ulit, good luck pa rin sa inyo. At sa mga dati rin naman na lumipat naman ng ibang kwadra, good luck pa rin sa inyo. At ito naman ang request ko kasi nakarating sa akin itong mga chismis o mga chika na yung mga ibang dating handlers at yung mga ibang dating nakasama o nakatrabaho nito mga dating artist o mga artist na sikat that time na tapos nag-freelance at lumipat na ng AGMA ay binabadmouth di umano. Hindi naman maganda yun. Yes. Binabadmouth di umano nung mga nakakatrabaho nila. Ay, makunin niya kasi si ganito yan, ganyan-ganyan. Kunwari isang, didiretsuhin ko na, kunwari si Pokwang di umano. Ayan, si Pokwang kasi nasa GMA7. May mga nakatrabaho yata si Pokwang na parang, alam mo yun, wala lang sigurong masabing maganda, wala lang sigurong masabing kaaya-aya, magpapalutang ng chismis na, ah, kasi si Pokwang, hindi sila habulin, ganyan-ganyan. Ah, si Bea, hindi na yan ano yun ng GMA kasi ganito, masyadong mapresyo yan, matas ang presyo niya, Huwag naman po sana. Kasi sa kompetisyon na to, lalo pat, again, hindi natin alam kung paano, kailan tayo talaga makakabangon dahil sa pandemya, dahil sa COVID na, dahil sa, yeah, pandemyang dinanas natin at dinaranas pa rin natin. So, kung ang hinahanap natin ay yung magkaroon uli ng ningning, maging active uli ang industriya, ay, wala na lang mga ganong chika kasi hindi nakakatulong eh. Unless, ito yung unless doon ha, yung mismong artist, yung mismong talent ang gumagawa noon para pag-usapan siya. Kasi aminin din natin po, marami rin po tayong kahilalan ganun na sila-sila ang gumagawa ng rason para pag-usapan din sila. Ayoko na magpahaba ng usapan kasi ang topic lang natin ay tungkol doon sa mga nag-renew ng contract at pumirma ng bagong kontrata sa tinawag na Black Pen Friday ng Star Magic. Ako ang inyong likod, Papa Bearable Abed Nabos, dito lamang sa Unbearable Channel!